So hi guys, welcome back to our channel. So for today is may update tayo sa ating bahay. So para hindi na tayo gumastos uli sa another linoleum. So binonggahan na natin yung gastos para isahan na lang. So far so good. Maganda naman yung kinalabasan. Kahit medyo maganda rin yung gastos. Pero okay lang kasi ito yung gastos na masarap sa pakiramdam. So yung gumawa ng aking lababo, yung gumawa ng aking lababo, siya rin yung gumawa nung ating floor transformation. So tara, panoorin nyo na lang. So ayan na, dumating na yung pinadeliver natin na tiles. So, ang binili nating tiles is 60 by 60 yung size niya. And ang pinili nating design is wooden. Para mas ano siya, native house siya. Okay. So, yung ating 60 by 60 na tiles is ano siya? Ang original price niya is 170 pesos. Pero pag marami kasi kayong bibilhin, mas makakakuha kayo ng discount. So 170 pesos siya, nakuha lang natin siya ng 145 pesos ang isa. Yung isang piraso ng 60 by 60. Yes po. 145 pesos ang isa. Ceramic ang ating tiles, ceramic tiles. Kasi kung granite siya, mas mahal siya. Ang granite is nagkakahalaga ng 270 pesos. So, sa pagpapatalis ng ating bahay, gagamit tayo ng buhangin. So, mas pinili kong gumamit ng buhangin na nakabistay na siya, na nabibili sa hardware, which is 30 pesos ang isang bag. Mas pinili ko yun kasi mas makakasave ako sa oras. Kasi instead na magbibistay pa sila, mas inisip ko na dire-diretso yung gawa pag nakabistay na yung binili ko. Mas nakasave ako ng oras. Kaya hindi nga ako nagkamali. Kasi 3 days lang nilang ginawa yung buong sala ko at saka kusina. Tatlong araw lang natapos nila. Okay. So, yung buhangin is, isang bag niya is 30 pesos. And then, ang cemento natin is 240 pesos ang isang sako. And then, gumamit tayo syempre ng, kasi pang matagalan siya, gumamit tayo ng adhesive. Tile adhesive. Tile adhesive is, merong 180, merong 225, depende sa brand yun. Pero same lang naman yun ang gamit. So, doon na tayo sa 180. Pares lang naman ang gamit. Mahalaga may adhesive yung gagamitin natin para mas matibay yung pagkakadikit ng tiles doon sa ating flooring. So, ito siya noon, nung pinabakbak natin. So, dahil makinis yung aking sahig, kailangan lagyan ng mga dyan, bungian yung sahig para kumapit yung ilalagay na halo ng semento. Okay. So, syempre, kailangan din natin ng grout. Ang ginamit natin is grout, buhangin, and then semento. Tapos, adhesive, and syempre, yung tiles natin. So, yung tiles natin, bumili tayo ng
Yung una binili ko is, in-estimate ko lang siya. So, bumili na ako ng 75 piraso. And then, nagkulang siya. Nag-add lang ako ng 13 piraso pa. So, 75 and 13 is 88. Bali, 88 piraso yung nagamit na guys. Sa buong sala ko at saka ako sa... So, ayan. Start na sila ng halo. Ayan, yung adhesive nilagay na nila sa tiles. Sa likod ng tiles. Sa ilalim pa lang. Para kumapit siya. So, ayan. Sobrang sobrang galing niya yung nakuha kong worker, si Kuya Bubol. Hindi ka magsisisi, kaya talaga naman, guys, pag magkapagawa tayo ng bahay, make sure na, ang tawag dyan, hindi lang sa binayaran natin sila ng tama, dapat din mag-care tayo sa tao, kasi merong mga tao na, kahit bayaran mo ng tama or sobra, meron pa ding iba. Yung iba ha. Meron pa rin iba na minamadali yung gawa o kaya para-para. Ganun. So, ako, simula nung nagpagawa ko ng bahay, sobrang inaalagaan ko yung mga nagagawa. Alaga sila sa pagkain. Hindi ko sila ginugutuman. Kasi, yun lang yung mabibigay kong konsuelo para sa kanila. Okay, so ang aking worker pala is, ayan, magtatay silang dalawa. Magtatay sila. Kasi, kesa nga naman, iba yung kunin ko na mahihirapan yung mismo gagawa ng tiles na makisama or magutos dun sa taong, syempre mas okay na kung yung anak niya yung katuwang niya para mas madali niya mautusan kung anong kailangan niya, diba? So, yun. Mas ginusto ko na kunin niya na lang. So, silang dalawa is nagkakalaga sila ng 1,000 per day. So, sa tatlong araw is 3,000 sila. And malinis na yan kasi libre sila ng lunch at saka merienda. So, ayan. Diba? Ang bilis nila guys, ang bilis. Tatlong araw lang nila ginawa.
Kinuha ni Kuya yung aming flooring dati kasi hindi pantay. Yun na, sa harap ng pinto namin, mababa. Tapos yung nasa mga dalawang hakbang mataas. Kaya pinapantay ko, kaya nilagyan pa ng tambak. Bago lagyan ng harap. Okay. Tapos meron tayo. Wala namang mawala kung mawala tayo. Nagpabaon tayo ng pera. Yung mga coins. Nagpabaon tayo kay Kuya ng coins. Tapos, so, ayan siya. Ayan. Simula sa 5 centavos. 5 centavos, 25 centavos, 1 peso, 5 peso, and 10 peso na bago. Lahat bago. So, ayan. Ayan. Sabi kasi ni Tita pa nag- finale yung grout natin. Sobrang ano talaga ako, na-amaze ako sa gawa nila. Kasi sobra-sobra sa in-expect ko yung nakita kong kinalabasan. And hindi ako nagkamali sa pinili kong tiles. Kasi ang ganda niya. Parang ako. Char. So, ayan. Naglalagay na lang sila ng grout. Yung mga gilid-gilid. So, ang ating tiles pala is 0-0 tayo, guys. Ha? 0-0. Ayan. Hanggat maaari, pag pangsala, 0-0, yung halos dikit na yung tiles. Ewan ko ha, sa akin yun yung mas bet ko. Ayan. Tapos na. Ganda. 0-0 yung pinagawa ko, guys. Yung magkakadikit talaga yung tiles. Ayoko nang may pagitan. Diba? Kaya, yung dalawang balot ng grout, sakto na siya para dito. Kasi wala namang halos pagitan. So, ayan. Welcome sa aming bahay. Tapos na siya. What's next? So, ayan guys. Thank you for watching, guys. See you on our next vlog. Bye!